Okay, mga kaski. Meron tayong hawak na isang system unit galing sa kapitbahay namin. Ngayon, itetest natin to kung ayos pa. O nga pala, yung monitor nito, sira na rin. May tama daw yung LCD. Kaya hindi natin siya matetest gamit yung monitor niya. So, itetest natin to gamit yung monitor natin, mga kaski. Tapos, i-check na rin natin tong loob nito kung, ano, kung ayos pa. Kung nandito pa yung mga components na kailangan natin. Okay, nandito pa naman yung RAM niya, yung hard disk niya, yung power supply niya, tsaka may CMOS battery pa siya, tsaka meron pa nito. So, makikita natin dito mga kaski, madumi na nga siya. Ito, may mga itlog na rin ng, ano, ng ipis, tapos may mga alikabok-alikabok na rin yung ano niya, yung mga wires niya. So, ang gagawin muna natin dito mga kaski, linisin muna siguro natin to bago natin i-test. Test na, i-check natin tong power supply niya kung tama pa ba yung voltage na pinoprovide dito. And then, linisin na rin natin tong RAM niya. Tong RAM niya, linisin na rin natin to. Then, check na rin natin yung voltage nitong CMOS battery kung 3 volts pa ba. And then, itong hard disk niya, linisin na lang din siguro natin to. O nga pala, yung board pala nito is ASUS F1A55-M. Tapos isa siyang AMD na board. So, tara mga kaski. I-disassemble muna natin to. And then, lagi kong pinapaalala sa inyo, kapag magbubukas kayo ng isang system unit, lagi kayong mag-discharge ng kamay nyo para safe din tayo sa kuryente. So, tara. Simulan na natin to. I-disassemble. Okay mga kaski, ang unang i-test natin itong power supply niya. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng multimeter para matest natin yung tamang voltage ng kuryente. Yan mga kaski, na-check na natin tong power supply niya. So, good naman tong power supply na pag-provide pa ito ng tamang voltage ng kuryente. So, bunutin na natin siya mga kaski. So, ang ni-next naman natin ngayon mga kaski is yung CMOS battery niya. Ito. Kung meron pa rin tong 3 volts. So, lagi nyo, iset nyo lang din siya sa 20 volts. Yan mga kaski, meron siyang 2.86 volts. So, good pa to. Ngayon mga kaski, ang gagawin naman natin, lilinisan natin yung RAM niya. Itong RAM. Gamit lang tayo nitong eraser.
Kiskisin lang natin tong ano niya, itong kulay gold. Kiskisin lang natin siya ng ganyan. Tapos sa kabila din mga kaski. Then linisan na rin natin itong ano, itong hard disk niya mga kaski. Next na natin tong motherboard niya mga kaski. Tanggalin muna natin tong ano, heatsink tsaka itong ano niya, heat pan niya. Kaski, ito na yung ano niya. Ito na yung processor niya. Yan. Mga kaski. Ito yung pinagkaiba ng AMD sa ano, sa Intel na processor. Yung AMD may mga patusok-tusok siya. Yan mga kaski. Ngayon, linisan na natin to. Palitan natin yung thermal paste niya. Oo nga pala mga kasi, kapag mag-open kayo ng ano, ng processor, lagi niyong papalitan yung thermal paste niya. Every time na magpapalit, magbubukas kayo ng processor. Okay, maglagay na tayo ng thermal paste ngayon mga kaski. Sa paglagay natin ito mga kaski, laging ano lang, laging katamtaman lang. Huwag nating dadamihan yung paglagay. Ngayon, ibalik na natin tong heatsink niya. Okay mga kaski, huwag natin kakalimutan tong cable niya. Itong cable ng fan natin. Kasi hindi yan iikot pag hindi ito nakasaksak. So, ibalik natin ito. Ilagay na rin natin itong CMOS battery niya. Okay, balik na natin ito dito sa case niya. Linisan muna pala natin muna tong case niya mga kasi. Balik na natin mga kaski. Yan
symbol natin kanina. Ngayon, ibabalik na natin siya. Natagalan na ako kanina dahil nung tinest ko kanina, nag-troubleshoot ako. Ang nakita kong sira is itong ano niya, itong RAM niya. Kaya pala no display kanina nung tirnay ko nung umpisa. Nag-no display dahil pala dito. Sira tong ganito niya. Ngayon dahil may mga reserve ako ditong RAM, yun muna yung kinabit natin. So, try natin ulit buksan. Kanina mga ka-ASKI, nag-ano siya eh, nag-no display. Yun pala, sira pala dong ano niya, itong RAM niya. Ngayon, buksan natin. Ayan mga ka-ASKI. Kung mapansin nyo, nag-boot up na siya. Papasok tayo ngayon sa BIOS niya. Ayan. Ito mga ka-ASKI, ito yung sinasabi ko sa inyo na BIOS. BIOS utility or yung chip menu niya. Ngayon, iaayos natin siya dito. Boot menu. Yan mga ka-ASKI, kung makapansin nyo, nag-start up na yung Windows niya, binabasa na yung operating system niya. Yan mga ka-ASKI, pumasok na sa Windows 7 yung operating system niya. Ngayon mga ka-ASKI, importante rin talaga na chine-check natin tong RAM. Kasi gaya niyan, kanina nag-no display, akala ko ang sira niya is yung hard drive niya mismo. So hindi naman pala. Ngayon, trinay kong mag-process of elimination kanina. So trinay kong tanggalin tong RAM. Ayun, nagbukas siya. So okay siya mga ka-ASKI, good siya. So ayos pa to. So mga ka-ASKI, hanggang dito na lang. Bali sa next vlog na ituturo ko sa inyo ang gagawin natin, yung process of elimination, yung ginawa ko kanina. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yun. So, ayun, maraming salamat mga ka-ASKI. Sa susunod na vlog natin, kita-kits!